Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama po natin ngayon ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Maraming salamat, Konsehal Beng, at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, December 11, 2020, ating tatalakayin ang Taguig New Citywide Curfew, Violations Report at COVID-19 Case Update sa lungsod ng Taguig. Taguig New Citywide Curfew, alinsunod sa Executive Order No. 17 Series of 2020, magkakaroon ng bagong curfew sa ating lungsod. Magsisimula sa Lunes, 14 ng Disyembre, ang mas pinaikling curfew hours mula sa oras na alas 12 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Ang lahat ng kabataan edad 17 pababa ay hindi pa rin maaaring lumabas maliban kung ito ay emergency at sa mga trabahador o empleyado na nagtatrabaho sa mga industriya o business na pinayagan mag-operate ng 24/7. Dalhin lamang ang Certificate of Employment or ID. Pinaaalalahanan ng lahat ng mamamayan na ang mga dispensable travels at mobility o paggalaw sa lungsod ay pansamantalang ipinagbabawal sa nasabing oras. Violations Report, narito naman ang Accomplishment Report as of December 10, 2020. RA 9165, 8. Alleged Mauling, 2. GCQ Violators, 369. Curfew for Minors, 11. Cited, 56. Impounded, 2. Slight Physical Injuries, 2. Homicide, 1. For a total of 451. Narito naman ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of December 10, 2020. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit or SEDSU ng mga sumusunod. 9,969 total confirmed cases. 9,786 total recoveries for a 98.16% recovery rate. 111 deaths for a 1.11% case fatality rate. 72 active cases. 84,669 PCR tests. Ngayong Kapaskuhan, patuloy na pinaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ng pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito pa rin ang ating dapat na maging prioridad. Maaring ipagdiriwang ang Pasko ng maligaya at ligtas sa ating sariling mga tahanan. Ang siyudad ng Taguig ay patuloy po na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahanan na sumunod sa mga alituntunin ng national at local government. Ang bawat Tagigenyo ay pinakikiusapan. Sumunod po tayong lahat sa protocols tulad ng social distancing, pagsusot ng face mask, pagsusot ng face shield, paghuhugas ng kamay, at paglilinis ng ating katawan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Darwin, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ay pumunta sa website na www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.